The Billionaire and the Lady Agent. Madaling araw na pero gising pa rin siya. Kahit ilang oras na siyang umiinom ng alak, ay tila wala itong talab sa kanya. Nasa pag-aaring resort niya si Lyndon, tired and bored to death. He had just made love to his current girlfriend and found no satisfaction. Nang mula sa kung saan ay nakita niya may pumasok sa kanyang resort at isang babae. His resort was more than 1,000 yards away from the island in Palawan. Ang magkaroon ng hindi inaasahang bisita mula sa madilim na karagatan sa ganoong oras ay bahagi lamang ng pagkamangha niya. What took his breath away was the fact that the woman who entered his resort was wearing nothing but only seawater dripping down her body. Tunghayan natin ang love story nila Lyndon and Kate. Kate Zaragoza was an NBA agent at her young age. Isa siyang magaling na NBA agent at sa edad niyang 26 ay marami na siyang nailutas na kaso. Galing sa isang hindi may kaya o mahirap na pamilya si Kate, estrikto ang dalaga sa kanyang trabaho, lalo na sa mga sinisiyasat niyang mga kaso. Pero kabaliktaran ng kanyang pagkatao kapag nasa kanilang bahay ang dalaga. Isa siyang mabuting anak sa kanyang mama at papa at lahat gagawin niya para sa kanyang mga magulang. Matagal nang naninilbihan ng kanyang papa na isang pulis na si General Carlos Zaragoza. Kaibahan ang gusto niya sa kanyang ama. Ayaw niya maging pulis, pero gusto niya maging NBA agent siya. Plano na rin maagang magretiro ng kanyang ama dahil madalas na itong inaatake ng high blood nito. Natatakot na rin sila ng mama niya na maoperahan ng kanyang ama dahil malimit kasing tumataas ang BP nito. At dahil nga iniidolo ni Kate ang kanyang ama, kaya siya nagdesisyon na pumasok sa hawig nitong trabaho, ang maging isang alagad ng batas. Kate Zaragoza is a young and beautiful woman. Maraming humahanga sa taglay niyang ganda, ngunit mas pinili niyang wag munang pumasok sa isang relasyon matapos niyang makaranas ng isang matinding heartache dahil sa pagtataksil ng kanyang dating kasintahan. Para kasi sa dalaga, ay estorbo lamang ito o balakid sa kanyang propesyon. Saka isa pa, bata pa naman siya, kaya kampante siyang makakapaghintay ang pag-ibig kapag ito ay nakalaan talaga para sa kanya. "I'm home, ah, pa!" Wika niya sa kanyang mga magulang na makapasok siya sa loob ng bahay nila at nadat na niyang nasa living room ang kanyang mga parents. Nakita niyang agad na tumayo sa inuupuan ng rocking chair ang kanyang ina. Saka ito nakangiting sumalubong sa kanya. "Oh, sweetie, buti naman nakauwi ka na. Ang buong akala ko'y gagabihin ka na naman ngayon." Saad ng kanyang ina. Bago niya naman ito sinagot, ay nakangiting hinalikan niya muna ito sa pisngi. Saka lumapit sa ama at humalik na rin sa pisngi nito. "Ma, don't tell me na miss niyo ako kaagad. Saka ma, kapag ganitong late na ako, huwag niyo na ho akong hintayin ni Papa. Baka malipasan pa kayo ng gutom. Tama ho ba ako?" "I know, ma. Hindi pa kayo kumakain ni Papa. Saka, kailangan kumain kayo sa tamang oras. Lalo na ho si Papa. Dahil may gamot itong iniinom. Kaya please po, kapag wala pa ho ako dito, kumain na ho kayo, ha?" Nag-aalalang wika niya sa magulang na nakatingin at nakangiti lamang sa kanya. "Kumain na kami, anak. Huwag mo na kaming isipin pa ng Papa mo. Katunayan nga, hinihintay ka talaga namin dahil may pag-uusapan daw kayo ng papa mo." Paliwanag pa nito sa kanya. "Nice to hear that, ma. Ano palang pag-uusapan pa?" Baling niyang tanong sa ama. "Magbihis ka muna, anak. Hihintayin ka namin dito ng mama mo. Siya nga pala, kumain ka na ba?" Tanong pa nito. "Yes, pa. Tapos na ho. Sige po, maiwan ko na muna po kayo ni mama. Bababa ho ako kaagad." Sabi niya sa magulang. "Sige, anak." Sabay na saad na magulang niya. Tuluyan na siyang humakbang paakyat sa hagdanan patungo sa kanyang silid. Pagkakuha niya ng damit na susuotin niya, ay nilapag niya lamang ito sa kama niya saka siya pumasok sa banyo para maligo na. Habang nagsasabon siya ng katawan niya, naisip niya ang bagong kasong nalutas niya ngayon. Isang human trafficking ang kanyang sinusubaybayan. At nahuli niya nga ang malaking isda na iyon. Mahilig kasi sa magagandang babae
ang inimbestigahan nila. Kaya nagbalat kayo siya para makuha niya ang loob ng wanted na si David De Jesus. At ngayon ay may bago din naman siyang dapat na siya sa atin. Isang drug lord na si Ronaldo Falcon. At alam na rin niya kung papano at saan magsisimulang mag-imbestiga. May nalaman siyang balita na may nabiling resort ang drug lord na iyon sa Palawan. At ayon sa source niya, may party daw doon at doon daw gaganapin ang anniversary ng kasal nila Ronaldo Falcon. Ang kailangan niya lamang ay makakuha ng imbitasyon para makadalo siya sa party na iyon. Pagkatapos niyang maligo, ay nagbihis na siya ng pajama at black sleeveless. Saka siya bumaba sa living room kung saan naghihintay ang parents niya. Past 8:30 PM na at alam niyang baka nabagot na ang parents niya sa kakahintay sa kanya. Take a seat, iha. Wika ng kanyang ama nang makababa siya sa living room. Pa, ano ang mahalagang pag-uusapan natin? Agarang tanong niya rito. Kailangan na siguro mag-retire ako, anak. Nag-aalala na ang mama mo tuwing aalis ako rito sa bahay. Panimulang wika nito sa kanya. Good to hear that, pa. So, ano pong plano niyo, pa? Well, ang plano ko, dito na lamang ako sa bahay. Saka huwag kang mag-alala, anak. Andito pa rin ako gagabay sa'yo, kahit wala na ako sa serbisyo. Basta, tibayan mo lamang ang loob mo, ha, anak? So, kumusta naman ang trabaho mo, iha? Balita ko, nalutas mo na raw ang kaso mo sa David Jesus na iyon. Siguro ngayon, may bagong kaso ka na naman, anak. Tanong ng kanyang ama sa kanya. Ah, yes po, Dad. Si Ronaldo Falcon na naman ho ang bagong sisiya sa atin ko. Sabi niya sa ama. Basta anak, mag-iingat ka palagi ha. Andito lamang kami ng mama mo, nakasuporta lagi sa'yo. Saad pa nito sa kanya. Yes pa, alam ko naman ho yun eh. Thank you po. Sagot niya rito. Salamat anak, yan lang ay sapat na para sa amin ng mama mo. Ang marinig yan. Alam mo namang hindi pwedeng hindi mag-alala ang mama mo dahil nag-iisang anak ka lang namin. Kaya overprotective kami sa'yo. Wika pa nito sa kanya. Tumayo siya sa kanya nilapitan ang magulang at niyakap ito ng mahigpit. Sabay sabi sa mga katagang alam niya magpapawala ng takot sa mga ito. Promise ho ma, pa. Magdodobli ingat po ako. Huwag na ho kayo mag-alala sa akin. Wika niya sa mga ito. Sa kanya isa-isang hinalikan sa tuktok ang mga ulo ng mga ito. I'm sorry anak ha. Nagiging paranoid lang talaga ako. Natatakot kasi ako eh. Mahinang saad ng kanyang ina sa kanya. Ay, si mama talaga. Okay lang ho ako, ma. Kayo ho palagi mag-ingat dito, lalo na ngayon na. Titigil na si papa sa trabaho niya. Mas mag-iingat kayo rito. Sabi niya sa ina. Oo naman anak. Basta kami ng papa mo. Sobrang proud kami. Dahil ikaw ang anak namin. Sobrang bait mong anak at iniisip mo kami palagi. Basta palagi mo lang tatandaan. Andito kami ng papa mo, ha? Nakasuporta lamang kami sa'yo. Nakangiti pang saan nito sa kanya. Of course, ma. I will always remember that. Nakangiti niyang wika. So, about sa vacation leave mo, iha. Kailan pa yon? Tanong ng mama niya. Hindi pa huma eh. Dahil may isa pa akong kaso na dapat kong tutukan. Isa ho siyang drug lord. Si Ronaldo Falcon. I need to be an undercover agent, lalo na sa darating nitong party na gaganapin sa Palawan. Kaya kailangan kong pumunta ron, dahil alam ko marami siyang bisita. Lalo na ho ang mga Amerikano naka-business deal daw nito, kaya pupunta ho ako doon. Wika niya dito. Abay anak, napakadelikadong tao si Falcon, kaya mag-iingat ka. May pag-aalalang saad ng papa niya sa kanya. I know pa, mag-iingat ho ako. At nang matapos ang pag-uusap namin mag-anak, ay sabay na rin kaming umakyat sa taas at pumasok na rin sa kanya-kanyang silid. Ladies and gentlemen, please welcome my wife, Mildred Falcon. Pag-anunsyo nito sa harap ng stage, mataman lamang siyang nakamasid sa lahat. As usual, dahil kilala na siya ng mga sindikato, ay nagbabalat kayo na naman siya uli. Mainit ang pangalan niya sa mga sindikato ngayon, dahil sa dami na niyang nalutas at naipakulong. Nakawig siya at naglagay siya ng makapal na makeup para kahit papano ay maitago niyang itsura.
Lalo pa't mainit nga siya sa mga sindikatong nakakakilala sa kanya. Nakita niyang umakyat sa stage ang nakagown na babae. Maganda ang asawa nito kahit pa may edad na ito. Alam din kaya nito ang illegal na negosyo ng asawa. "Thank you, hon." Dinig niyang saad ng ginang na nasa harap ng stage. "Hello, ladies and gentlemen. Let's enjoy the night. Pwede rin kayo mag-swimming at maglibot sa resort namin after the party." Nakangiting wika ng babae sa mga bisita nito. Nakatutok ang mga mata ni Kate sa mga taong naroroon at nakisaya sa party ng mag-asawa. Kailangan niyang huwag malingat dahil isang pagkakamali niya lamang ay alam niyang masisira ang kanyang plano. Nagkakasiyahan ang mga bisita sa bulwagan ng hotel na iyon, pero ang mga mata niya ay nakatutok sa iisang tao. At nang makita niya itong biglang tumalilis ng daan, ay agad niya itong nasundan. Nasa isang maliit na cottage na kanugdog ng resort na ito pumasok si Ronaldo Falcon. Nakita niyang andun din ang mga lalaking naging kausap nito sa party. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga taong abala sa pagtingin ng mga nakakahon. At alam ng dalaga na iyon ang mga droga na kailangan niyang kumpiskahin dahil iyon ang sadya niya sa lugar na ito. At kaya kailangan niyang matimbog ito at mahuli ang mga drug lord. Matama siyang nakinig sa pinag-uusapan ng mga kasamang lalaki ni Ronaldo Falcon. "Finally! Dumating na din sa Pilipinas ang kargamentong ito, Mr. Cheng. And thank you so much." Dinig niyang wikan ni Ronaldo Falcon sa isang Chinese na lalaki. "Yes, Ronaldo. We assure you that this day, darating nga ang mga drugs sa resort mo. So, asa na ba ang pera? Okay na ba?" Anang Chinese sa lalaki. "Of course, Mr. Cheng. Nakanda na ang pera. Here, walang labis at walang kulang yan. You can count the money before you leave, Mr. Cheng." Sabi ng lalaki sa Chinese na nakatransaksyon ito. "I trust you, Ronaldo. Alam kong hindi mo ako lolokohin." Sabi naman ng Chinese kay Ronaldo. Nakita niyang sumang-ayon naman si Ronaldo Falcon at tumawa pa ito. Akma na sana siyang aalis sa lugar na iyon nang makarinig siya ng merong papalapit na mga yabag. Sa pagkataranta niya ay nakalikha siya ng ingay. Mabilis ang mga takbo niya. Buti na lamang talaga ay naka-overall siya. Kasi kung hindi, ay baka mahuli pa siya. Or worst, baka tuloy na talaga siyang mahuli ng mga tauhan ni Ronaldo Falcon. At dahil may putukan na rin, mabilis siyang tumakbo sa dalampasigan ng resort na iyon at wala siyang choice kundi lumangoy sa karagatan para hindi siya tuluyang mahuli. Mabilis niyang hinubad ang kanyang suot at walang itinirang saplot sa katawan at saka lumangoy sa walang hanggang lalim ng karagatan. Lumangoy lamang siya ng lumangoy hanggang sa may naaninag siyang may ilaw sa gitna ng karagatan. Mabilis niyang nilangoy iyon at ganoon na lamang ang pagngiti nilang malapad nang makita niyang isang resort iyon. "May tao kaya dito?" Bulong niyang tanong sa kanyang isipan. Tuluyan na rin siyang naglakad. Nahubot-hubad sa madilim na bahaging iyon. Kampante kasi siyang walang tao roon. Sobrang lamig ng gabi. Mag-isa lamang si Lyndon sa kanyang private resort. Naisip niya ang nangyari sa kanila ng kaibigan. Ngunit karelasyon din niya na si Kelly. Kahit kailan talaga, kapag naabutan ng init ng katawan na babaeng iyon, ay kahit sa opisina niya, ay pumupunta ito o sa kanyang condo unit para lamang magbigay init sa kanya. At siya, willing niyang ibigay iyon sa babae dahil may pangangailangan rin naman siya. Naging magkaibigan sila ng dalaga nang hindi sinasadyang tulungan niya ito nang may nambasto sa babae sa isang bar. Doon ay nagkakilala sila at mas naging malapit sa isa't isa. Wala siyang anumang nararamdaman sa babae dahil wala naman silang relasyon na totoo. Dahil para sa kanya ay bed warmer lamang niya ito. May hinahanap ang puso niya para sa isang babae at wala iyon sa katauhan ni Kelly dahil liberated ito at magaslaw kung kumilos. For short, hindi ito wife material para sa kanya. Mabilis niyang sinilip ang wristwatch niya. Pasado alas dos na ng madaling araw at ramdam na rin niya ang pagkahilo pero hindi pa rin siya inaantok kaya alam niyang hindi pa gaanong tumatalab ang alak sa kanya. Pero dahil gusto na rin niya magpahinga at pilitin ang sarili na ipikit ang mga mata, kaya akma na siyang papasok sa loob ng silid niya nang may nakita siyang anino ng isang tao.
Nasa entrance ng pinto niya ito at dahan-dahan itong pumasok sa loob. At dahil madilim sa kinaroroonan niya, ay matama niyang pinagmamasdan ito. Nakaubad ang babae at wala itong anumang saplot sa katawan at basang-basa ito, mukhang galing sa paglalangoy. Napalingon sa gawi niya ang babae. Halatang nagulat ito na may ibang tao sa loob niyon at hindi na siya nakatiis, kaya tumayo siya at nilapitan para tanungin ito. Para na kasi itong natood sa pagkakatayo nito. "Who are you, woman? And why are you here?" tanong niya sa babae. Nilapitan pa niya ito ng konti at sa konting ilaw sa labas ng resort niya, naaaninag niyang mukha nito. Maganda at higit sa lahat ay matangos ang ilong. Maganda din ang katawan nitong tanging tubig dagat lamang ang bumabasa dito. "Ha? I'm sorry. Akala ko kasi walang tao dito, kaya naisipan ko maglangoy dito." Mailap ang mga matang sagot nito sa kanya. "Really? And do you think I will buy your reason? Sinasabi ko sa'yo, miss, kung may tangka kang magnakaw dito, pasensya na dahil mapapalaban ako sa'yo at wala akong pakialam kung babae ka." Bantang saad niya dito. Sorry, wala talaga akong balak na masama sa'yo. Anyway, sasabihin ko ng totoo. Muntik na kasi akong maghahasa ng mga masasamang tao. Kaya napilitan akong lumangoy dito at... Oh no, huwag ka nga tumingin sa akin! Bastos ka! Nagpanik ang babae at hindi nito alam kung anong unang tatakpan sa sarili nitong katawan. "Miss, calm down, okay? Wala na tayong magagawa dyan. Dahil nakita ko na yan kanina pa. Tsaka kung nagsasabi ka ng totoo, papahiramin kita ng t-shirt at boxer short ko para hindi ka na mailang. Wait for me here." Saad niya, saka siya mabilis na pumasok sa loob ng silid niya at kumuha ng t-shirt at boxer short roon. Bumalik naman siya kaagad sa kinaroroonan ng babae. Nakita niya nakaupo ito sa sofa ng maliit niyang living room at tinatakpan pa rin ang sarili nito. "Here, take this. Huwag kang mag-alala, malinis ang mga yan." Sabi niya sa babae. Alanganin pa nitong tinanggap ang binigay niyang damit bago ito nagpasalamat sa kanya. Thank you. Wika ng babae. Tumango naman ang binata sa babae, saka siya nagsalita. "Hintayin kita rito. Use the bathroom para makaligo ka at makapagbihis. Kailangan ko pang kausapin ka. Don't worry, wala akong gagawin sa'yo. Baka ikaw dahil ikaw ang pumasok sa resort ko na walang pahintulot mula sa akin." "Stop! Wala akong intensyon sa'yo, mister. Sinabi ko na sa'yo ang rason." Mailap ang mga mata nitong saad sa kanya. "Fine, magbihis ka na. Wait, tatalikod ako." Sabi niya sa babae, saka siya mabilis na tumalikod para makapasok na ito sa banyo. Ilang minuto pa siyang naghintay sa paglabas ng babae at ilang sandali lamang ay narinig na niya ang boses nito. "Excuse me, tapos na ako magbihis." Sabi nito sa kanya. Natigil pa ang pagmumuni-muni niya ng mga sandaling iyon. "Mupo ka." Pagkasabi niya rito, ay agad niyang tinuro dito ang upuan. "Now, tell me the truth. Sino ba ang mga taong gustong gumahasa sa'yo? Do you want me to call someone else na makakatulong sa'yo?" Sunod-sunod na tanong niya dito. "First of all, I'm sorry dahil dito ko pa napiling pumasok sa bahay mo. And I'm sorry dahil naistorbo kita dito. At sa tanong mo sa'kin kung kilala ko ba ang mga taong gustong gumahasa sa'kin, hindi ko sila kilala. At doon sa offer mo gusto kong tawagan mo ang taong pwedeng tumulong sa akin. Lulubusin ko na ha. Pwede ba ako makahiram sa'yo ng telepono? Para masundo at mapuntahan ako dito ng taong tatawagan ko." Wika nito sa kanya. "Sure, here's my phone." Saad niya dito, saka binigay ang telepono niya. Mabilis naman itong denial ang numero ng taong tatawagan ito para sunduin ito. "Hello Gina, it's me, Kate. Yes, ako nga. Pwede mo ba akong sunduin dito? Sa may resort dito sa gitna ng karagatan. Magdala ka na lang ng yate para masundo mo ako rito. Hihintayin kita sa dalampasigan." "Yes, sa tabing dagat mismo." "Okay, no problem. Hihintay na lamang kita bukas ng umaga. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo kung ano nangyari sa akin." Dinig niya ang wika na babae sa kausap nito. "So, Kate palang pangalan ng babaeng ito?" "Here, thank you sa telepono mo." Saad nito sa kanya pagkabalik nito sa kanyang cellphone.
You're welcome. Anyway, kung gusto mong magpahinga, dun ka na lamang sa loob ng silid ko. Dito na lamang ako sa labas. May sofa naman rito eh. No, it's not fine, mister. Dito na lamang ako. Pasensya ka na talaga sa pang-iistorbo ko sa'yo. Wika ng babae sa kanya. By the way, I'm Lyndon Montemayor. What's your name? Tanong niya sa babae. I'm Kate Lacson. Saad naman ito sa kanya? Beautiful name. Pero seryoso ako sa offer ko sa'yo. Pwede ka naman matulog sa loob eh. Dito na lamang ako. Mukhang napagod ka kasi sa paglalangoy. Wika niya dito. Nakita niyang alanganin itong ngiti sa kanya. Saka ito marahang tumango. Maraming salamat ha. Mauna na ako. Salamat sa pagtitiwala mo kahit na hindi mo pa ako lubusang kilala. Sabi nito sa kanya. Don't mention it. Okay lang sa akin. Saad niya pa rito. Thank you ulit ha. It's okay. It's my pleasure to help you. Sagot niya dito. Sa kaniya ito binigyan ng ngiti at tumango dito. Tumayo na nga ito at tuluyan ang pumasok sa silid niya na pansamantala nitong uukupahin. Napabalik ko siya ng bangon na makita niya ang oras sa wristwatch niya. It's past 8 a.m. na. Tumayo na siya at dumiretso sa banyo para maghilamos at magtoothbrush. Sa kaniya kinatok ang babae sa kanyang silid. Pero nakailang katok na siya roon. Ngunit walang sumagot o nagbukas ng pinto. Kaya nagpa siya na lamang siyang pihitin ang seradora at buksan ito. Napakunot ang noon niya nang makitang walang tao roon sa loob. Kaya lumabas na lamang siya at doon ay nakita niya ang babae na malayong tingin at tila malalim ang iniisip nito. Hey, alone? Tawag niya rito. Ah, ikaw pala. Pasensya ka na ha. Nauna na akong lumabas. Tulog ka pa kasi kaya hinayaan na lamang kitang matulog muna. Nakangiting saan nito sa kanya. Anyway, anong oras ka ba susunduin ng kaibigan mo? Pwede ko naman tawagan ng helicopter ko para maihatid ka sa dalampasigan mamaya. Para hindi na mahirapan ng kaibigan mo. Sabi pa niya. Talaga? Naku, salamat ah. Kung hindi nakakaabala sa'yo, hindi ko talaga tatanggihan ang offer mo. Muli ay saan itong sagot sa kanya? Ngiti lamang ang sinagot niya dito. Ilang oras pang hinintay nila nang lumapag sa dalampasigan ang private chopper niya. At hinatid sila sa kabilang resort para doon magpasundo sa kaibigan nito ang babae. May tumawag, ito na yata ang number ng kaibigan mo. Wika niya nang lumapag ang chopper niya sa dalampasigan kung saan susunduin ang babae. Mabilis niyang binigay dito ang cellphone niya saka ito sumagot. Hello Gina? Sige, andito na kami. Salamat. Dinig pa niyang saan dito sa kabilang linya. Lyndon, malapit na roon kaibigan ko. Salamat talaga ng marami ha. Sabi nito sa kanya. Wala yun. Saad pa niya. Ilang sandali pa ay nasa harap na nilang kaibigan ni Kate. Maganda rin ang kaibigan nito pero iba ang karisma ni Kate. Talagang kakaibang alindog nito at alam niya sa kanyang sarili na humanga talaga siya sa perfect body nito kagabi na nakahain sa kanyang harapan. Lyndon, salamat ha. Tatanawin ko malaking utang na loob ito. Itong pagtulong mo sa akin. Wika pa ng dalaga sa kanya. It's okay. Basta next time, mag-iingat ka na. Sagot niya pa rito. Sa kaniya ito binigyan ng ngiti ang babae. Nang nagpaalam namang ito sa kanya, ay sinabi na niya sa maghahatid sa kanya muli sa resort na umalis na sila. So, tell me, at bakit kasama mong lalaking yon? Alam mo bang isang sikat na multi-millionaire ang lalaking yon? Isa siyang Montemayor, Kate. Half American siya. Isang British ang kanyang ina at purong Pilipino naman ang ama, si Lander Montemayor. Saad sa kanya ng kaibigan niya si Gina. Katulad niya ay isa din itong NBI agent. Sa lahat ng kasama niya sa departamento ay ito lamang ang nakakasundo ng dalaga. Siguro ay ito ang kasabayan niya noon sa pagpasok niya sa trabaho niyang ito. Really? I'm sorry pero hindi ko siya kilala, Gina. Actually, kagabi ko pa siya nakita sa mismong resort niya. And thanks God, tinulungan niya pa rin ako kahit na may kasalanan ako. Bigla kasi akong pumasok sa resort niya nang walang pahintulot. Tapos pinaram niya pa ako ng boxer short at damit. Sabi niya sa kaibigan. So, totoong walang nangyari sa inyo ha? Kasi kung igigiit mong wala, paano mo ba i-explain sa akin ngayon? Bakit mo suot ang damit ng lalaking yon? Ha, Kate?
Seryosong tanong nito sa kanya. Well, sa maniwala ka't sa hindi, walang nangyari sa amin ng lalaking yon. Halos nga mag-usap lamang kami magdamag eh. Ano? Paano mo nga sasabihin sa akin na walang nangyari sa inyo, Kate? Now, tell me, ano bang nangyari? Muli ay makulit na tanong nito sa kanya. Fine. Nung nasa resort ako kung saan nag-iimbestiga, nakita kong tumalili si Ronaldo Falcon, kaya mabilis ko siyang sinundan. At doon, natagpuan at nakumpirma ko na isa talaga siyang drug lord, at paalis na sana ako sa lugar na yon. Pero nakita at napansin ako ng isa sa mga tauhan ni Ronaldo, at nakalikha pa ako ng ingay. Kaya ayon, nabulabog ang mga tauhan nito, kaya napilitan akong tumakbo. Alam mo ba, sobrang hirap nun. Lakad-takbo ako sa labas ng hotel, hanggang sinapadpad ako sa dalampasigan. Ang kaso, hinahabol pa rin ako ng mga tauhan ni Falcon eh, at may putukan na rin ng baril. Kaya nagdesisyon akong hubarin na lamang sa plot ko sa katawan, dahil istorbo yun sa paglalangoy ko. Kailangan ko makalayo at baka mabulilyaso pang pag-iimbestiga ko. Mahabang paliwanag niya dito. So you mean, pagpasok mo sa loob ng resort niya, wala kang anumang saplot? Eh di nakita niya yung bataan mo? Nakangising tanong nito sa kanya. Tumango siya dito bilang pagsang-ayon. Ano? Nakita ng lalaki niyo ng katawan mo pati ng bataan mo? Shut up, Gina. Huwag mo na nga ipaalala sa akin. Dahil sa tuwing naaalala ko yun, nahihiya talaga ako eh. Pero wala na. Nakita niya na nga eh. Kasalanan ko naman dahil pumasok ako doon. Wika niya dito. Well, okay kung yan ang gusto mo. Pero paano mo ito sasabihin sa mama at papa mo na nakapanlalaki ka ng damit, Kate? Tanong nito sa kanya. What do you mean? Uuwi na ba tayo ngayon sa Maynila? Na ganito ang suot ko? Tanga ka ba, Gina? Ipapahamak mo talaga ako? Siyempre kailangan muna nating umuwi sa inuukupahang bahay natin para magbihis ako, no? Inis niya ang wika. Fine, sagot naman ito, saka ito napapailing. Nag-focus na lamang ito sa pagda-drive ng kotse nito. Nasa Maynila na siya at dumiretso na rin siya sa bahay nila nang madat na niyang parents niya na nakaupo sa may sofa. Halatang hinihintay siya ng mga ito. Kate, anak, kumusta ka? Bakit ngayon ka lang? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina, saka ito lumapit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi at niyakap siya ng mahigpit. Sorry ma, may tinapos pa ako sa opisina eh. Kaya umaga na rin ako naka-uwi. Pagsisinungaling niyang wika. Ganun pa anak, gusto mo bang ipaghanda kita ng pagkain? Tanong nito sa kanya. Busog pa ho ako ma, gusto ko po munang matulog. O sige anak, take your time. Kumain ka na lamang kapag nagutom ka na talaga. Saad pa nito. Sige ho, pahinga po muna ako ma, pa. Baling niyang saad sa ama at nilapitan niya ito sa kahinalikan sa pisngi. Sige anak, take your time. Ani naman ang kanyang ama. Naligo muna siya at nang natuyo na ang buhok niya ay saka na siya natulog muna. Pagod siya sa paglalangoy kagabi, parang sumakit pa nga ang mga binti niya. Bukas na lamang ng umaga niya lalaban ng damit ni Lyndon. Kailangan niya ding isoli iyon, nakakahiya naman doon. Saka kailangan niya ding maglihim dito ng tunay niyang pagkatao at apelyado niya. Dahil alam niya na makilala siya ng buong bansa dahil sa pagiging NBI agent niya. Kaya kailangan niya mag-ingat na mabuti. Although mabait naman ang lalaki, ang kaso, hindi pa siya dapat magtiwala dito dahil bago niya lamang itong kakilala. Kailangan hindi siya mahulog sa kagwapuhan at kakisigan ng lalaking iyon. Sa naisip niya ay biglang nag-flashback sa alaala niyang eksena kagabi. Si Lyndon, grabe kong tumitig sa buong katawan niya at alam niyang kakaiba rin ang nararamdaman niya kagabi dahil sa malagkit itong titig sa kanyang kahubdan. May asawa na kaya ito? O girlfriend kaya? Mulong niyang tanong sa kanyang isipan. Bakit ka naman interesado, Kate? Don't tell me na. Nahuka na ng karisma ng savior mo last night. Kontrang wika naman ang bahagi ng isip niya. Napailing na lamang siya sa kaisipang iyon. Kailangan niya munang matulog dahil pagod nga talaga siya. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata ay tuluyan na siyang nakatulog. Sa kabilang dako naman, hindi pa rin mawala sa isip ni Lyndon ang alindog ng babae noong nakaraan sa resort niya. Ang maganda nitong mukha
na pumagay sa matangos nitong ilong at ang labi nitong parang nag-aanyayang halika niya ito. Kasalukuyang nasa kondo siya ngayon at mag-isa lamang siya. Hindi na siya muna pumasok sa opisina niya ngayon dahil marami din siyang mga tinapos na paperworks kagabi. 3 araw na nakararaan nang umuwi siya sa kondo niya galing sa pagtatambay niya sa kanyang private resort. At kahit si Kelly ay hindi niya pa ito nadadala sa resort na iyon. Para kasi sa binata ay ang unang babaeng dadalhin niya doon ay ang babaeng makakasama na niya habang buhay. Pero hindi pa nakikita ni Lindo ng sarili niya na kasama si Kelly. Maganda si Kelly, game din ito pagdating sa kama. Pero hindi ganong babae at gusto niya makasama habang buhay. Tatayo na sana siya nang makita niyang umilaw ang cellphone niya. Si Kelly ang nasa kabilang linya. Walang gana niya itong sinagot. Yes, Kelly. May kailangan ka ba? Bungad niyang tanong. Lindon, where are you? I've tried to reach you kanina pa, pero busy ka yata. Tanong nito sa kanya. Sorry, Kelly. Pagod kasi ako eh. Marami akong tinapos na trabaho sa kumpanya. It's okay, honey. How about lunch with me? My treat. Alok nito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Saka siya sumagot dito. Sure, ano bang oras? Tanong niya dito. 11 a.m. Hihintayin kita sa resort na paborito nating kainan. Saad pa nito? Sige, bye Kelly. Wika niya dito. Sa kanya ito binabaan ng telepono. Walang nagawa siyang naligo na lamang at nagbihis para makaalis na rin. Sakay ng sports car niya na puti habang binabagtas niya ang kahabaan ng EDSA ay may nahagip siyang isang pamilyar na tao. I mean, babae. It's Kate. Bulong ng isip niya. Pero bakit galing ito sa opisina ng mga NBI at naka-uniforme pa ito? NBI ba ito? Sunod-sunod niyang tanong sa kanyang sarili. Mabilis niyang tinabi ang kotse niya sa tabi ng daan, saka siya bumaba at sinalubong niya si Kate. Hi, I'm glad nagkita ulit tayo. Kumusta ka? Ani niya habang nakangiti. Halatang nagulat ang babae sa pagkikita nilang muli. Pero sorry na lamang ito dahil nakita na niya ito. Mabilis niyang tinignan ang pangalan nito sa uniforme nito. Kate Zaragoza pa lang po ang pangalan niya, hindi Lacson. Ibig sabihin ay nagsinungaling ito sa kanya. I think you owe me an explanation, Kate. Muli ay wika niya dito. Lindon, what are you doing here? Utal nitong tanong sa kanya. Saka umilap ang mga mata. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Balik tanong niya. Kasi may pinuntahan lang akong kaibig. Ano yung uniforme mo? Isa kang NBI agent, right? Tanong niya dito. Namutla naman ito kaagad. Pwede ba tayong wag dito mag-usap, Lindon? Please? Sabi nito sa binata. Sure, madali naman akong kausap. Sumakay ka na lamang sa kotse ko. May sasakyan naman ako, Lindon. Susundan na lamang kita kung saan tayo pupunta. Muli ay wika nito sa kanya. Tumango naman siya dito, saka sumakay sa sports car niya. Humantong sila ni Kate sa pinakamalapit na restaurant na nakita niya. Nag-order muna sila ng lunch, saka niya ito kinausap. So, ano bang ibig sabihin ng uniforme mo ha, Kate? Tanong niya dito. Huminga muna ito ng malalim saka sumagot. Yes, Lindon. NBI agent ako. At ang pagpasok ko sa resort mo, ay totoong wala akong choice niyon. Naroon ako sa party ng taong iniimbestigahan ko. Si Ronaldo Falcon, isa siyang sikat na drug lord. Pero wala kami sapat na ebidensya kaya nagsiyasat ako at napadpad ako sa Palawan. Ngunit muntik na ako mabulilyaso, kaya napilitan akong tumakbo at lumusong sa tubig para makaligtas sa mga tauhan ni Falcon. Mahabang salaysay niya rito. At bakit naman sinabi mong muntik ka ng ma-rape? So, hindi totoo yun? Muli ay tanong niya dito. Hindi totoo yun. And I'm sorry. Kailangan kong itago ang pagkatao ko dahil mainit ako sa mga taong katulad ni Ronaldo Falcon. Kaya napilitan akong itago din sa iyong totoong ako. Lalo pa't bago pa lamang tayong magkakilala. Malungkot niyang saad. Ganun ba? At ano naman ang nakita mo sa likod ng resort na yon? Muli ay tanong niya dito. Huwag mo nang itanong pa, Lindon. Hindi mo maiintindihan. At anong hindi ko maiintindihan, Kate? Na isa kang NBI agent? Na sinisiyasat mo o iniimbestigan mo si Ronaldo Falcon? Now tell me,
Nakumpirma mo na ba talaga na ganun nga siya? Tanong niya dito. Huminga ito ng malalim, saka ito nagsalita. Fine, oo. Isa siyang drug lord, Lyndon. At pakiusap, huwag mong ipaalam sa ibang nalalaman ko dahil kailangan ko pang ayusin ito para maipakulong siya. Kaya hindi ko magawang sabihin sa iyo ang totoo. Kaya ano? Kaya hindi mo ako kayang pagkatiwalaan? Ano bang kailangan mo gawin para maginti ko mabibig ko, Kate? Muli ay tanong niya dito. What do you mean, Lyndon? Wala kang tiwala sa akin, di ba? Pwede mo naman akong pagkatiwalaan. And one condition. Maging akin ka. What? Malakas ang boses na itong wika sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa sinabi niya dito. You heard it, right? Yun ang condition ko. I like you, Kate. Kaya susunod ka sa deal nating dalawa. Para di ko mabibig ko. What do you think? Saad niya dito. Are you crazy? Bakit ko naman yun gagawin ha, Lyndon? Ano bang akala mo sa akin, Lyndon? Easy to get? Okay, asahan mong malalaman ng lahat ang pag-iimbestiga mo. Anyway, aalis na pala ako. Nakalimutan ko pala may kikitain ako ngayon. Huwi ka niya rito, saka akmang tatayo na. Are you threatening me? Umuusok ang ilong nitong tanong sa kanya, na tila ba hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya dito. Seryoso ako, Kate. Pero dahil hindi naman talaga ako masama, at baka sabihin mo na iniipit talaga kita, bibigyan kita ng 2 araw para makapag-isip. And please, huwag mo nang tangkaing mga tuwiran pa. Dahil hindi ko na yan papakinggan. Muli ay saad niya dito. Huh, you're impossible! I hate you! Galit itong wika sa kanya bago ito akmang tatayo, pero pinigilan niya ito. Sandali lang, ito ang calling card ko. Andiyan na din ang address ko sa card na yan. Pwede mo akong bisitahin sa office. Saad pa niya dito, sa kanya ito inunahang lumabas sa restaurant na iyon. Hindi na sila natuloy kumain doon dahil hindi sila nagkasundo kaagad ni Kate. Past 1 p.m. na, noon lamang niya naalala na magkikita pala sila ni Kelly ngayon. Sa kanya napansin na marami na palang missed call ito. Pupunta na siya sa kinaroroonan ni Kelly nang tumunog muli ang cellphone niya. Sinagot niya ito. Where have you been, Lyndon? Abi, kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Ano bang plano mo? I-indyanin mo ba ako? Bulyaw sa kanya ni Kelly sa kabilang linya. I'm sorry, Kelly. May nasikaso lamang ako saglit. Hintayin mo na lamang ako dyan. Pagkasabi niya ay agad niya itong pinatayan ng cellphone. Nasa restaurant na binata at nakita niya kaagad ang itsura ng babae. Hindi na maipinta ang mukha nito sa inis. Kaya naupo na lamang siya at kinuha ang menu na nakalapag sa mesa. Ramdam niya pa rin na masamang titig sa kanya ni Kelly, kaya nag-angat siya ng ulo para tingnan ito. Nagsalubong kaagad ang paningin nila ng babae. Alam niyang naghihintay ito ng explanation sa nangyari kanina dahil late siya. Alam nga namang sabihin niya dito ang totoo, baka pagmulan pa nila ng away iyon. Dahil knowing this woman, silosa at nagger ito, kaya ito ang ugaling ayaw na ayaw niya dito. Dahil masyado itong spoiled brat. At higit sa lahat, kapag may gusto ito'y gagawa ito ng paraan para makuha nito iyon. At hindi niya rin nakikita ang sarili niya na kasama niyang babaeng ito. Fine, sorry. Totoo talaga may tinapos muna ako bago ako pumunta dito. Saka alam mo naman kailangan ko sana magpahinga. Ang kaso nag-aya ka. Uwi ka niya dito. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang masama, Lyndon. I swear, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Saad nito sa nagbabantang boses. Sa narinig dito ay uminit ka agad ang ulo niya, saka siya nakatiimbagang at nagsalita. You know what? Kung sesermonan mo lang naman ako dito at pagbabantaan, well, mas mabuti pa. Tigilan na lang natin to, Kelly. Sa simula pa lang, alam mo ng limitasyon mo sa akin. Hindi kita mahal. Oo nga, pagdating sa kamay pareho natin gusto yun. Pero wag na wag mo akong pagbabantaan dahil hindi mo rin alam ang kaya kong gawin sa'yo. Madiin niyang wika. Nagbago ka agad ang mukha nito at naging maamong tupa. Pero buo na ang desisyon niya. Kailangan niyang layuan ito dahil hindi na rin magandang pagsasama nila. Lumalagpas na ito sa limitasyon nito at kung talian siya sa leeg ay para bang pag-aari na siya nito. I'm sorry, Han. Nainis lang talaga ako eh. Pasensya ka na ha. Just forgive me, please. Saad ito sa mababang boses.
Ngunit iling lamang sinagot niya dito, saka siya tumayo at humakbang palabas sa restaurant na iyon. Nawalan na rin siya ng ganang kumain kasama ito. Naramdaman niya rin na nakasunod ito sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Huminto naman siya sa kablangkong tiningnan ito. Lyndon, please. I'm so sorry. Please forgive me. Nadala lang naman ako sa inis ko eh. Pagmamakaawa pa nitong saad sa kanya. No, it's okay. But my decision is final. Ayoko na, Kelly. Malamig na wika niya. Sa kanya ito muling tinalikuran at sumakay na sa kanyang kotse. Narinig pa niya ang pagtawag nito sa pangalan niya, pero hindi na niya ito pinakinggan pa. The nerve! Pina-blackmail pa niya ako? Walang hiya talagang lalaking yon. Pero paano nga kung totohanin niyang sinabi? Wika niya sa kanyang sarili. Ang tagpong iyon ay nadat na ni Gina nang pumasok ito sa kanyang opisina. Hey, what's that look? Don't tell me na pinagalitan ka ng boss natin? Tanong ni Gina sa kanya nang makita siya nitong nakasimangot. Ah, wala to. May naalala lang kasi ako. Pagsisinungaling niya sa kaibigan. Ganun ba? Oh, by the way, available ka ba mamayang gabi? Tanong pa nito. Bakit ba? Ano bang okasyon? Ganting tanong naman niya. Well, birthday kasi ng nanay ko mamaya. Ano, game ka ba? Saad pa nito? Naku, sorry Gina. Gusto ko munang magpahinga ngayon. Kasi sa susunod na araw, mag-iimbestiga ako muli kay Ronaldo Falcon. Wika niya. She rolled her eyes, saka ito nagsalita. Okay, sana malutas mo ang kaso na yan, Kate. Mukhang nahirapan ka sa kaso mong yan ah. Saad pa nito? Mahirap nga, Gina. Kaya mas kailangan ko magdoble ingat sa susunod. Sige, good luck na lang, Kate ha. Mauna na ako. Siya nga pala, itong pinabibigay ni boss para sa'yo. Saad pa nito? Sa ganito nila pag ang dalawang brown envelope bago ito nagpaalam na lalabas na. Bagong kaso na naman ito yata. Sa bahay niya na lamang ito babasahin mamaya. Tumayo siya at palakad-lakad sa loob ng opisina niya. Iniisip niya pa rin ang mga sinabi ni Lyndon kanina. Sa kanya muling tininan ang calling card nito. Pero totoo kayang sinabi nitong gusto siya nito? Pero bakit? Dahil nakita nito ang buong katawan niya ng gabing iyon. Mga katanungan sa isip ni Kate na wala siyang nakuhang sagot. Alas 8 na ng gabi siya nakauwi sa bahay nila. Marami din siyang ginagawang report sa kanilang departamento, kaya masyado na siyang ginabi. Nag-order na lamang siya kaninang alas 7 ng pagkain at buti na lamang talaga ay natawagan niya kaagad ang mama niya kanina. Kasi kung hindi, malamang hinihintay pa siya ng kanyang parents ngayon para sumabay sa kanyang kumain ng dinner. At dahil hindi na niya nadatnan ang parents niya sa sala ng kanilang bahay, ay umakyat na siya para makapaglinis na rin ng kanyang katawan. Natapos na siya lahat-lahat, pero hindi pa rin siya dinalaw ng antok, kaya nagpa siya na lamang siyang kunin ang calling card ni Lyndon at tinawagan ito. Gusto niyang sabihin dito na pumapayag na siya sa kasundo ang gusto nito. Nakailang ring pa siya sa kabilang linya nang marinig niya ang boses nito. Yes, hello? Sagot nito. Lyndon? Si Kate to. Wika niya. Kate, finally, tumawag ka din. I thought, mag-iisip ka pa ng dalawang araw. Buti ngayon ay napatawag ka na. Pumapayag ka na ba sa gusto ko? I mean, sa alo ko? Tanong nito sa kanya. Well, hindi ko na rin patatagalin pa to, Lyndon. Kaya sige, pumapayag na ako. Kailan mo ba ako gusto magsimula? Balik tanong niya dito. Saglit itong tumahimik sa kabilang linya. Parang nag-isip ito, saka ito nagsalita muli. Bukas ng gabi sa opisina ko. Puntahan mo ako. Hihintayin kita ron. Ibibilin ko na lamang sa security guard ang pangalan mo para mabilis ka makapasok. Saad ito sa kanya? Sige, bukas ng gabi. Wika niya dito, sa kanya ito binabaan ng telepono. Humiga na rin siya para makatulog na at malalim na rin kasi ang gabi. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para maligo dahil may pasok pa siya sa opisina. Agad siyang nag-ayos ng mga dadalhin niya. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, saka siya bumaba sa living room, bit-bit ang mga gamit niya. Pagkalapag niya ay pumasok na rin siya sa komedor para mag-breakfast. Andun ang mama at papa niya.
kaya lumapit siya sa mga ito para humalik sa pisngi ng mga magulang. Good morning, anak. Ready ka na ba para sa trabaho mo? Tanong sa kanya ng ina. Yes, ma. May mga kailangan pa akong gawing report doon. Sagot ni Yarito. Upo ka muna, anak, para makakain na tayo. Saad naman ang papa niya. Pagkasabi ng ama, ay umupo na rin siya, saka siya kumuha ng pagkain sa hapag. Yoli, yung ginawa ko ng mango float kahapon, pakikuha mo nga sa refrigerator. Utos ng mama niya sa kasambahay. Agad namang sumunod ito, saka kinuha ang inuutos ng mama niya. Nagsimula na rin silang kumain. Tahimik lamang sila at ang tunog lamang ng mga kubyertos ang naririnig sa buong komedor. At nang matapos na siyang kumain ay tumayo na ang dalaga dahil may pasok pa siya. Ma, pa, I have to go na po. Baka mamaya gabihin ako. Ubukas na ho ako makauwi ng umaga. Huwag niyo na ho akong hintayin pa. Wika niya dito sa kaniya muling hinalikan sa no ang parents niya. Sige anak, mag-iingat ka ha. I love you, anak. Saad sa kanya ng mama niya. I love you too, mama. Sige po ha. Aalis na ho ako. Pagpapaalam niya sa mga ito, bago siya lumabas ng dining, ay kinuha muna niya mga dadalhin niya. Saka siya dumiretso sa garahe para sumakay sa kotse niya. Habang nagmamaneho siya, ay nakatanggap siya ng tawag galing kay Lindon. Huminga muna siya ng malalim bago ito sinagot. Yes, may kailangan ka ba? Bungad niyang tanong dito sa kabilang linya. Gusto ko lang malaman kung final na bang desisyon mo mamaya, Kate? Saad nito sa kanya. Well, do I have a choice? Di ba wala naman? Kaya please, huwag mo na akong tawagan dahil nasa biyahe ako at nagmamaneho. Hintayin mo na lamang ako mamaya. Wika niya dito. Okay, pasensya ka na. Saka ito nawala sa kabilang linya. Marunong din palang humingi ng pasensya ang Hudyo. Nakakainis lang dahil gusto pa yata nitong kumpirmahin kung pupunta ba talaga siya mamaya. E ano pa nga bang magagawa niya? Di ba wala naman? Inis niyang bulong sa kanyang sarili. Nakarating na siya sa kanilang departamento, kaya mabilis na niyang pinark ang sasakyan niya. Saka siya lumabas ng kotse at naglakad papasok sa entrance ng departamento. Pasado alas 9 ng umaga nang ipatawag siya ng kanilang boss, kaya agad siyang pumunta sa opisina nito. Good morning, sir. Bati niya na pumasok siya sa office nito. Good morning, Agent Zaragoza. Take a seat. Saan ito sa kanya? Umupo naman siya sa upuan bakante doon, saka ito nagsalita. Agent Zaragoza, kaya mo po bang hawakan ng kasong hawak mo ngayon? Kasi kung hindi, hahanap na ako ng kapalit mo para lutasin yan. Bibigyan na lamang kita ng ibang trabaho. Sir, kaya ko po. Katunayan nga po. Kailangan ko mag-imbestiga ulit kay Ronaldo Falcon kung saan talaga nito tinatago ang mga droga. Kaya ko pong hanapin yon. Saad pa niya? So, kaya mo nga. Okay. I trust you, Zaragoza. Dahil marami ka naman talaga nilutas na kaso, bibigyan kita ng second chance to prove to me na kaya mo nga si Ronaldo Falcon. Wika nito sa kanya. Thank you, sir. Pangako ho. Gagawin ko ang makakaya ko para malutas ko ang kasong hinahawakan ko ngayon. Saad pa niya? Well, that's good. How about yung pinabigay ko sa'yo kay Gina Morales? Did you receive it? Yes, sir. But apparently, hindi ko pa po nababasa yon. Baka mamaya po sa loob ng office ko. Ginabi na ho kasi ako ng uwi last night. Wika niya dito. Okay, basahin mo yon. Saka mo rin tutukan yun after this case. Is that clear, Agent Zaragoza? Muli ay tanong nito sa kanya. Yes, sir. Okay, you may leave now. Thank you. Saad nito, saka siya tumayo at lumabas sa silid nito. Pag-aaralan niya ang bagong kasong hahawakan niya kapag natapos na ang case about the known drug lord, Ronaldo Falcon. Ang case na binabasa niya ngayon ay mga babaeng edad 18 pataas ang nawawala at hinihinala ng mga pulis na may malaking tao sa likod niyon. At ang duda ay nasa buong kamay nila ang mga babaeng nawawala para ipasok sa isang sikat na bar para pagkakitaan. At ayon sa nabasa niyang report ay mahigit 20 na ang babaeng nawawala, kaya marami na ang mga magulang ng mga nawawalang biktima ang humihingi ng tulong sa mga pulis at maging sa kanilang departamento. Alas 6 pa lamang ng gabi ay umalis na siya papunta sa opisina niya.
Pupunta pa siya sa Montemayor Building kung saan magkikita sila ni Lyndon. Kaninang umaga lamang ay niready na niyang susuotin niya para sa pagkikita nila ng lalaki. Dinala niya ito sa opisina niya. Pero dahil marami siyang mga kasamahan sa loob ng departamento, ay nagpa siya na lamang ang dalaga na pumasok sa isang mall para maisuot niya ng maayos ang dress niya. Gusto niyang ganun ang suot niyang dress. Maiksi lamang iyon at above the knee iyon. Iyon kasi ang pinili niyang suotin. Sakay ng kotse niya ay bumaba siya sa isang malapit na mall. Saka siya pumasok sa comfort room para magbihis at mag-ayos na rin ang mukha. Nang makontento na siya sa nakitang refleksyon sa salamin, ay lumabas niya siya roon. Muli ay lumabas siya ng mall at sumakay muli sa kotse niya. Past 7 PM na siyang nakarating sa building ng mga Montemayor. First time niya makapunta dito, although naririnig niya ang kumpanyang ito dahil palagi itong nakalathala sa mga dyaryo at magazine, lalo na ang angkan ng mga Montemayor kung gaano din ito kayaman. Bumaba na siya sa kotse niya at nagtungo na sa entrance ng building. Sinabi lamang niya pangalan niya sa guard at pinapasok na siya nito kaagad. Matapos ay sinabi nitong kinaroroonan ng opisina ni Lyndon. Nasa 4th floor ito ng building at sakay ng elevator. Tinungo ng dalagang kinaroroonan ng office ng CEO na si Lyndon Montemayor. Nasa harap na siya ng pinto kung saan ang opisina ng lalaki. Kumatok siya ng 3 beses. Sa kaniya narinig ang bariton ng boses nito. "Come in," sagot nito. Marahan niyang pinihit ang seradora. Saka siya nagtuloy-tuloy na pumasok at binati niya ito. "Good evening," maikling bati niya dito. "Good evening, have a seat." Alok nito sa kanya, saka nito tinuro ang upuan. Sa isang couch siya umupo at naghintay sa lalaki. "Mag-order muna tayo ng dinner natin. Alam kong gutom ko na dahil galing ka pa sa trabaho mo. Pero may gusto akong sabihin sa'yo ngayon, Kate. You look more lovely on that dress. Napakaganda mong tingnan kapag nakaayos ka." Nakangiting wika nito sa kanya. Agad namang nag-init ang pisngi niya sa narinig. Marami namang humahanga sa ganda niya. Pero bakit sa lalaking ito ay tila kinikilig siya? Bulong niya sa kanyang isip. "Thank you, Lyndon. Matagal ko nang alam yan." Saad pa niya para hindi malata ang pagkailang niya. "Well, siguro naman kailangan na muna nating kumain. Wait for me here." Pagkasabi niyon ay pumunta muna ito sa table nito at nag-dial ito doon para makapag-order ng pagkain. After nito makipag-usap sa kabilang linya, ay bumalik ito sa kinaroroonan niya at naupo sa kanyang tabi. "Kate, gusto kong malaman mo na ayoko sanang gawin sa'yo to. Ang i-blackmail ka. Pero wala na akong pagpipilian pa dahil simula na makita kita sa resort ko ng gabing yon, palagi ka nang nakapaskil sa utak ko. I thought, kaya ko lang palagi ka naiisip dahil sa nakita ko sa'yo ng gabing yon. Pero hindi, Kate. At alam ko masyado na ako mabilis, Kate. But I have to do this. Gusto na kita. Kaya please, pumayag ka na sa gusto ko. Yun na lamang paraan ko para makuha ka." Mahabang wika nito sa kanya. "Gusto mo ako? Pero bakit hindi mo ako ligawan, Lyndon? At humantong ka pa dito? Wala namang masama kung liligawan mo ako eh. Saka, hindi ka naman mahirap mahalin o magustuhan. Dahil gwapo ka at mayaman, walang babaeng tatanggi sa'yo. Pero paano mo naman gagawin yun kung may girlfriend ka na?" Saad pa niya dito. "We broke up 2 days ago, pero hindi ko naman talaga siya girlfriend." Sagot pa nito. "Why? Bakit ka nakipaghiwalay sa kanya, Lyndon?" Tanong pa niya. "Dahil hindi ko naman talaga siya mahal. Uminahal si Kelly. She's my partner in bed, nothing less. Alam naman niyang hindi ko siya mahal, Kate." Saad dito sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang may kumatok sa pinto ng opisina ni Lyndon at nakita niyang naroon ang guard. Saka nito binigay ang inorder ng lalaki na pagkain nila. Matapos makapagpasalamat si Lyndon dito, ay saka nito nilock ang pinto at nilapag ang pagkain sa table nito. Ito pa naghanda sa mga pagkain at nang makita nitong okay na, ay inaya na siya nitong kumain na. Sabay silang dalawa na kumain. Tahimik lamang ang dalaga. Wala naman din kasi siyang sasabihin dito. Nang matapos na silang kumain, ay tinulungan na lamang niya itong magligpit sa pinagkainan nila. Naamay siya sa ganda ng opisina ng lalaki. Dahil may lababo ito,
at may maliit na kwarto na pwede nitong paghigaan. At ang magandang disenyo ng opisina nito ay napakasarap tingnan sa mata. Nakita niyang kumuha ng 2 cocktail glass ang lalaki. Saka nito nilagyan ng alak ang baso bago nito binigay sa kanyang isa at umupo na din ito sa kanyang tabi. Balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, Kate. Seryoso ako doon. Pero ang tanong, papayag ka kaya kung ligawan talaga kita? Tanong nito sa kanya. Bakit naman hindi? Kung sincere ka sa nararamdaman mo para sa akin at wala ka namang girlfriend, babae pala. Bakit naman ako tatanggi? Uwi ka pa niya dito. So you mean, papayag ka ng ligawan kita? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Of course, ngiting sagot pa niya dito. Well, simula ngayon, liligawan na kita. Saad nito sa kanya, habang pinagmamasdan nito ang buo niyang mukha. Why? May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya dito. Hindi na rin siya nahiya dahil medyo umiinit na rin ang lalamunan niya dahil sa alak na iniinom nila. Napakaganda mo talaga, Kate. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo yan. Uwi ka nito sa kanya. Talaga ba? Ngiti niyang saad. Yes, pero mahihilingan lang sana akong pabor sa'yo, Kate. Kung papayag ka. Uwi ka nito sa kanya. Ano ba yun? Can I kiss you? I mean, sa pisngi lang. Saad pa nito. Saglit siyang natigilan. Saka tinignan ito ng matagal sa mukha at sa mga mata nito. Pero dahil medyo tinamaan na din siya ng alak na nainom niya, ay siya na ang kusang humalik dito. Sa labi pa, halatang nagulat ito sa kanyang ginawa. Pero akma niya na sanang ihihinto ang pagdampi ng labi niya sa labi nito'y hinawakan nito ang 2 pisngi niya. Saka siya nito kinumuyos ng halik. Mabilis gumapang ang halik nito sa kanyang leeg. Nakakalasing ang bawat paghaplos ng kamay nito sa kanyang katawan at ang mainit itong halik. Hindi na niya namalayan na naibaba na pala nito ang saplot niya sa katawan at malayan itong pinagmamasdan ang buo niyang katawan. You look more beautiful when you're naked, sweetheart. Bulong nito sa kanya. Ngumiti naman siya dito at nang muli siya nitong halikan sa labi at sambahin ang magkabila ang bundok niya ay hindi na niya napigilang hindi mapaungol sa rumaragas ang sensasyong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon hanggang sinaramdaman na lamang niya ang pag-angat ng katawan niya at dinala siya nito sa silid ng opisina nito at doon pinagsaluhan nila ang ritmo ng musika na sila lamang ang nakakaalam. Hindi niya mabilang kung ilang ulit nilang pinagsaluhan ni Lyndon ang init ng magdamag nila. Kahit wala pa silang relasyon, ay alam nila sa puso nilang dalawa na may unawaan na sila. Alas 5 na ng umaga na magising siya, napalingon siya sa lalaking katabi niya. Tulog na tulog ito, kaya nagpa siya na lamang siyang tumayo. Kahit masakit ang gitnang bahagi ng hita niya, pinilit na lamang niya magtungo sa banyo. Sa kaniya inayos ang sarili. Sinuot niya ang uniforme niya sa pagiging agent para hindi mahalata ng parents niya kung bakit iba ang suot niya pag-uwi. Paglabas niya ng banyo ay tulog pa rin ang lalaki. Gumawa na lamang siya ng note at nilagay ito sa side table ng kama nito bago siya lumabas ng opisinang iyon. Pagod at masakit ang katawan niya nang mahiga siya sa kanyang kama. Buti na lamang talaga at wala siyang pasok ngayon. Kaya makakapag-relax pa siya. Gusto niya matulog buong maghapon. Pakiramdam niya kasi ay parang lalagnatin siya dahil sa nangyari sa kanila ni Lyndon kagabi. Plano niya maligo pagkagising niya mamaya. Pasado 3 na ng hapon siya nagising at dumiretso na rin siya sa banyo para maligo. Pagkatapos niya ay lumabas siya at nagbihis na. Buti na lamang talaga at hindi siya inistorbo ng parents niya. Alam siguro na mga itong pagod siya at umaga na siya nakauwi. Sinilip niya ang kanyang cellphone. Napakaraming missed calls galing kay Lyndon at mga messages nito. Pinili niyang basahin ang text nito. Sinabi nito na magkikita daw silang 2 mamayang gabi dahil may dinner daw sila sa isang restaurant. Mukhang seryoso talaga ito sa panliligaw sa kanya kahit pa may nangyari na sa kanila. Ang totoo niyan, nagugustuhan niya na rin ito. Dahil gwapo at pursigido ito sa panliligaw sa kanya. Hindi niya na lamang nireplyan ang text nito.
Bumaba na lamang siya sa komedor para kumain ng lunch. Gutom na rin talaga siya dahil late na siyang nagising. Oh, iha, buti gising ka na. Hindi na kita pinagising kay Yoli dahil baka pagod ka. Kaya hinayaan ka na lamang muna namin. Wika sa kanya ng ina, saka siya nito nilapitan at niyakap. Salamat huma, pagod talaga ako eh, pasensya na po. Saad niya. Okay lang yun anak, pero sa sobrang busy mo, hindi ka na nagkakaroon ng time para sa sarili mo. Abay, gusto ko namang makitang may boyfriend ka na. Huwag puro trabaho anak, hindi naman kita pinagbabawalan doon eh. Wika nito sa kanya. Mom, actually po, may nanliligaw na ho sa akin, pero hindi ko pa ho siya boyfriend. Nakangiting saad niya dito. Talaga anak? Wow naman, ipakilala mo naman siya sa amin ng papa mo. Soon ma, kapag kami na po. Wika pa niya. Saan mo pala siya nakilala anak? Sa trabaho mo ba? Tanong sa kanya ng papa niya. Sumabad na rin kasi ito sa usapan nila ng mama niya. Hindi ho pa, sa isang common friends lang po namin. Pagsisinungaling niyang wika. Baka kasi kapag inamin pa niya dito ang totoo, ay baka himatayin pa ang magulang niya. Okay anak, basta palagi mong tatandaan ha. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Andito lamang kami para sa'yo. Nakasuporta pa. Nakangiting saad naman ang mama niya. Thank you ma, I love you po. Uwi ka niya. Nagkita nga sila ni Lyndon sa restaurant na sinasabi nito. Talagang lalo itong gumagwapo sa kanyang paningin. Siguro ay mahal na niya talaga ito. Ganun ba kabilis magmahal? Hindi ganun kabilis no. Ikaw lang yata ang marupok. May nangyari lang sa inyo tapos mahal mo na kaagad. Saad ng kontrabidang bahagi ng kanyang utak. Hi. Wika nito sa kanya. Saka ito tumayo at hinalikan siya sa labi. Para talagang sinagot na siya nito kung umasta. Kanina ka pa ba? Tanong niya pagkaupo. Siguro mga 5 minutes. Dahil may kinita akong client ngayon. Kaya dumiretso na rin ako dito. Saad nito sa kanya. Tumangu-tangu naman siya dito. Saka sila nag-order ng pagkain nilang dalawa. At habang hinihintay nila ang pagkain, ay tinanong siya ng binata. Kate, sweetheart, tayo na ba? Tanong nito sa kanya. Gusto niya sanang matawa sa tanong nito. Pero pinigilan na lamang niya. Sinagot niya ang tanong nito. Oo, dahil may nangyari na sa atin. Mahinang wika niya. Ngumiti naman ito sa kanya saka ito nagsalita. Thank you, sweetie. I love you. Saad pa nito. You're welcome. I love you too. 2 araw na silang busy sa trabaho ni Lyndon. Kaya hindi na muna sila nagkita. Busy din sila dahil sa trabaho nila ngayon. Nasa Palawan siya ngayon at masyado yata siyang siniswerte. Dahil mukhang may transaksyon ang mga kasosyo nito sa negosyo nitong illegal. Kasama niya si Gina sa pagsesearch warrant kay Falcon. Marami din siya mga kasamahang agent, pero siya ang namumuno. Matagal siyang nakamasid at nakikinig sa pinag-uusapan ng mga taong kasama ni Falcon. Kaya nang nakahanap siya ng pagkakataon, ay agad siyang sumenya sa mga kasama niya na susugod na sila. Ilang sandali lamang, nagtakbuhan na mga ito. Kanya-kanyang pwesto pa ang mga ito. Huwag kang kikilos ng masama, Falcon! Mga NBI to! Wika niya dito, saka siya mabilis na nakalapit dito. Nagkagulo ang mga kasamahan nito, pero huli na dahil nakapwesto na sila. Hayop ka, Saragosa! Sinisira mong negosyo ko! Galit na wika sa kanya ni Ronaldo Falcon. Mas kayo ang hayop dahil sinisira niyo ang kinabukasan ng mga kabataan! Kaya pasensyahan tayo, Falcon! Mabubulo ka sa kulungan! Kasama nito mga kasama mo! Galit niyang sigaw sa mukha nito. Morales, dalhin mo na sila! Utos niya sa kaibigan niyang si Gina. Nang matapos nilang mapusasan ang mga ito, ay agad namang tumalima ang mga kasamahan niya at dinala sa departamento ang mga nahuling drug pusher at drug lord. Good job, Agent Saragosa! Isa ka sa mga magagaling na agent. I'm so proud of you! Saad sa kanya ng kanilang boss. Thank you, sir, sa tiwala. Saka kung hindi ho sa mga team ko, baka hindi pa namin nahuli si Falcon. Wika niya dito. Well, we are proud na may mga agent kami kagaya nyo. Saad pa nito habang nakangiti. Agad na nailathala sa pahayagan ang pagkakadakip niya sa isang drug lord syndicate na si Ronaldo Falcon.
agad din siyang nakatanggap ng tawag galing kay Lyndon. Sinagot naman niya ito. I'm so proud of you, sweetheart. Let's have dinner tonight. My treat. Saad sa kanya ng boyfriend niya. Sige, bye sweetheart. Wika niya dito, sa kanya ito binabaan ng tawag. Umuwi siya kaagad sa bahay nila, eksaktong 6 p.m. Pero nagtaka siya kung bakit wala sa bahay ang mga magulang niya. Balak niya pa sanang magpaalam sa mga ito dahil may date sila ni Lyndon ngayon. Hinanap niya ito sa Nana Yoli niya. Nana, si Mama at Papa po. Tanong niya dito. Naku, iha. Umalis ang Mama at Papa mo. May kikitain daw silang kaibigan. Sagot nito sa kanya. Sino hong kaibigan, Nana? Muli ay tanong niya. Close friends daw ng parents mo, iha. Doon na daw sila kakain sa restaurant. Sige ho, Nana. Tatawagan ko na lamang po sila. Saad niya. Saka siya nagpaalam na. At umakyat na muna sa silid niya para makaligo at makapag-ayos na din. Eksaktong 8 p.m. nang dumating siya sa restaurant na sinasabi ni Lyndon. Nagtaka pa siya. Dalo lang tao sa restaurant at walang ilaw. Pero may guard naman sa labas kaya tinanong niya ito. Excuse me guard, sarado ba dito ngayon? Tanong niya. Hindi ho ma'am, pasok na lamang ho kayo. Sagot pa nito. Nawiwirduhan man ay pumasok na lamang siya sa loob. Pero nakita niya doon si Lyndon. Nakatayo at may dala itong bulaklak. Pinasara mo itong restaurant dahil dito sweetheart? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes sweetie, dahil importante to para sa ating dalawa. Sagot nito sa kanya. Ang OA mo ha. Talaga lang na ginawa mo to para i-congratulate ako. Di ba sinabi mo na yun sa akin kanina? Naputol ang sanay sasabihin niya dito. Nang bigla na lamang ay lumuhod ito sa kanyang harapan. At nilabas nito ang isang singsing. Nagulat siya dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya dito. Will you marry me, Agent Kate Zaragoza? Tanong sa kanya ng lalaki. Yes, yes, I will marry you. Pabiglang sagot niya dito. Saka siya napaiyak sa sobrang kaligayahang nadarama niya. Noon naman bumukas ang lahat ng ilaw sa buong restaurant. At nagulat siya na makita niya doon si Gina at ang kanyang mga magulang. Mas lalo siyang napaiyak nang makita niyang naroon din ang magulang ng kasintahan niya. Naging masaya ang gabing iyon para sa kanilang dalawa ni Lyndon. Mabilis duman ang mga araw at naging buwan at kasal na rin nila ni Lyndon. While walking on the aisle, naiisip niya mga pangarap niya dati. Ang maikasal sa taong una niyang mamahalin, but she failed. Dahil hindi naging perpekto ang buhay pag-ibig niya sa unang naging boyfriend niya. At ngayon sa harap ng Diyos at sa mga magulang nila na magiging groom niya ay manunumpa siya. Kate Zaragoza, do you take Lyndon Montemayor as your lawfully wedded husband through good and bad times, in sickness and in health, for richer and for poorer? Till death do you part? Tanong ng pari sa kanya. Yes, I do. Lyndon Montemayor, do you take Kate Zaragoza as your lawfully wedded wife, through good and bad times, in sickness and in health, for richer and for poorer, till death do you part? Tanong naman ang pare kay Lyndon. Yes, I do. Nakangiting sagot naman ito sa pare. At nang i-anunsyo ng pare na sila ay ganap na kasal, ay maraming tao ang pumalakpak at sumaksi sa kasalan nilang dalawa. I pronounce you husband and wife, you may now kiss the bride. Sa unang gabi ng pagiging mag-asawa nila, ay halos masira ang kama ng hotel sa lakas ng indayog ng kanyang asawang si Lyndon. Tila gigil na gigil ito sa kanya. Nang humupa na ang init sa mga katawan nila, ay niyakap siya nito ng mahigpit at sinabi ang mga katagang mahal na mahal siya nito. Balak nilang dalawa ni Lyndon na mag-honeymoon sa resort nito sa Palawan, kung saan una silang nagkita. Maraming salamat po sa pakikinig. Samahan niyo ako sa mga bago pang kwentong darating. Hanggang sa muli!